Hi guys! So, I'm very excited. Kinakoy munting pasalubong straight from Baguio. Yay! Thank you so much. Shout out di ay ni Miss Mai. Sayang pasalubong nako. Wala, pasalubong gani. Kasi pasalubong day. So, very cheap lang to guys. 100 lang daw to. 6 pieces for 100 pesos dun sa Baguio. Hi guys! So welcome back sa Sinol TV Vlogs. So I have a very quick lang na vlog to guys. So I will just be showing you this pasalubong straight from Baguio. So I don't know if it's Binget or basta the best pasalubong to na-receive ko this year. So this is, you know, lang naman a very simple gift from a friend. So shout out pala kay Miss Mai. Thank you so much for this wonderful gift. So very cheap lang to dun guys. Usually kasi or during nung time ng pandemic or during lockdown, na-addict talaga ako sa succulent guys. Pero namamatay yung iba during Udet kasi nga nagbagyo dito sa Cebu. So namamatay yung ibang mga plants ko before Udet at then during Udet. Okay? So na-excite lang ako nito guys kasi parang nahuhumaling na naman ako ulit ng mga succulents. So these are just 6 pieces. So nung time, again, story time lang, nung time ng pandemic or during pandemic guys, na-addict ako sa succulent, I bought online sa mga Binget sellers ng mga succulent, then medyo mamahal, ang mamahal pa noon guys kasi nga during pandemic ang mamahal ng mga plants, especially succulent. So this time parang bumabalik na ang kanilang mga pricing na medyo cheap na or cheaper na, but this is just ipasalubong guys from straight from Baguio because one of my friends ay pumunta sila sa or nag-tour sila sa Baguio and then I asked na if ever makapunta sila sa mga pasalubong or sa mga may succulent na nagtitinda, nagpabili ako guys. So anyway, this is just very cheap. So 106 for 100 lang to dun guys. Then noon nabili ko itong Black Prince costs me 150 if ganito kalaki guys, 100 to 150. Pero ang common lang to, then medyo mahal nga during that time sa pandemic or lockdown. So I have also here a black, oh no, this is a jelly bean. So namamatay ang akong jelly beans guys before Odette. Then inaprot pala to para gagaan ang kanilang bagahe of course sa airplane. Then I forgot the name of this one. Then, what else? Ito, nakalimutan ko na talaga, guys. Kasi hindi na ako nag-update sa aking mga plants na group na sinalihan. Kasi nga, na wala ang aking gana nung mamatay yung iba kong mga succulents. But actually, may mga natitira pa naman ako mga common dun na mga succulents. Pero nga, hindi ko na sila natutukan na maigi. But one thing na nahumaling ako sa succulents kasi hindi sila gaanong pwede mo silang hindi madidiligan. So yung mga common na natitira sa akin ngayon is nadidiligan ko lang sila once a month. Ayun. Then hindi ko na sila gaanong natututukan pero still they are still alive and kicking. So ito nalimot ko. Aning mga name, anin nila. So, I also have this one here. So, itong mga to na mga klase na nandito is wala na talaga sila. Natsugi na, guys. Especially, another plant nga na namamatay ko is yung rose cabbage na very common yun. Namamatay din sila. So, ang natira lang dun is yung Fred Ives man siguro yun. Or yung, nakalimutan ko na nalang yung mga name. Banana. What banana else? Sa katulong sa narito na? Katong Adolphe. Yes, Adolphe is one of the most common na madali talaga silang aalagaan. Dara jelly beans ay. Si banana. Dara, ang banana ko dito buhi pa. So,
Jollibee. Di ba namatay yung Jollibee? Sa? Matay. Ay, dito na. Man sila malata. Kampan, so, basta mga ganito guys, o basta mga maliliit ang stem, dali silang mamatay ka lang malata sila ba, o malaya. Maasa na ito katong campfire. So, what I'll be doing with this one is kukunin natin yung mga old roots kasi hindi na to mabubuhay itong mga roots na to. Wala ko rose cabbage doon. Rose cabbage na ako namatay na kinili ni rose. Hands and cheeks man siguro ni. Kini. Ay, katong mo na yung buwan sa una, ha? Nakamala na sa una. Excited. So, itong Black Prince, guys. Madali lang naman itong alagaan, itong mga to. Pero, ang kanilang hate nila, or hate ko talaga, guys, yung mga mealybugs. Mealybugs is one of the worst sakit ng ating mga succulents. If hindi sila madidiligan, okay lang sa kanila, pero yung basta may mealybugs na talaga, guys, I don't know. I really hate. Para silang kuto. Kuto. Ang sarap nilang tirisin pero mauubos kasi ang nutrients ng succulents if may mealybugs. Sanay sila. And yung black kasi black. At wait, para siyang morsa siya. Mara best gihapon siya pero kana. So, ang gagawin nyo guys if may uprooted kayo na mga succulents just like this one na fresh from the original pot na from especially from Benguet, kunin niyo tong mga old roots nila and then i-air dry niyo, then wait for a new root to come out before niyo i-plant sa dry na mixture or soil mixture. Ma, saan man lang mailhan kanang old root? Hindi ko tangtangon, hindi man sila mamatay, tangtangon running old roots as in okay, I'll show you ha. I guntingon, nung tanipo dira siya, dili guntingon, po dira sa siya na on. Aw, so ka nang mag-ibot ang kabisa on ganyan. Oo, rani siya. Ang tangon radyo niya siya, guys. Don't worry, hindi yan mamamatay talaga, guys. Kasi wala na tong silbi sa kanila. Mamamatay din itong mga old roots nila. Then, it will replace itself with a new one. Ayun, ito. Very delicate ang jelly beans. Pero itong mga maliliit na mga succulents just like this jelly bean, pwede hindi na kukunin yung roots niya. Pero pwede na kukunin pala. Kasi magda-dry na kasi ito, mamatay na itong roots niya and then it will produce another or it will produce a new root. Don't you worry. Tagita gunting bit. And then after nyo maputulan itong old roots niya, pwede niyong hugasan and then i-air dry. Okay. I'll be showing you one of my cut out na banana. Matagal na yun guys. I think January or February pa ako yun. Ano? Yes, January. Katong during fiesta dito sa amin guys. Ikinat ko kasi nga na para padung na siya mamatay. Then I tried to cut it out, then hindi ko pa siya itinanim, pero still alive and kicking. I'll be showing you. Mama, nalagay ko yung kayo sa buhay. Wait. Mama, nalagay ko yung hait na ang kunin mo, Doc Prince. Karoon ba ko, dako kayo? Meron lang kay banana. Ito guys, ito ang aking banana. Cut out ito guys, cut out. Bukol, hindi po minanong mo. Cut out siya. Tingnan niyo, oh. No, what's this? Cut out to guys. Ayan, oh. Wow. Dehydrated. Oh, hindi siya. Dehydrated na siya, oh. Kasi may kulubot-kulubot na siya dyan. Pero look at the stem. Na-produce na siya ng kanyang sariling roots. New roots na yan, guys. Oh, new roots. Yan. Kita niyo ba? Yung parang white na roots. Bago na yan, guys. At saka ito. Itong mga brown-brown na to. Then, totoo nga na mag-produce sila na kanilang roots and then hindi sila madaling malalanta kasi nga may water. Oh, water sila sa sarili nila. Itong mga leaves nila, pakunan nila niya ng water. Yan. So ilagay nyo lang dyan sa empty mug or pot. Then yan, binatasan ko lang yan guys sa bottom. So ito sana yung paglalagyan ko
sa kanya, pero wala pa akong magtanim. Yan, ilang months na ha? Mapwede na ko magkuhan. Mga last week of January. Ayan, abay na natin. Mapwede ko magkuhan na? Pwede ko magkuhan na? Oily, very oily face. Pwede ko matanam na. So, yan lang guys. Yan lang ang ating vlog for today. And then, I'll be showing you na lang siguro later kung paano ko ito itanim if may time tayo. Then, or I'll just give you an update kung paano ko ito mabubuhay. Since June na pala ngayon, so pwede na natin ito maalagaan. Actually, maulan na ngayon guys. So, madali ito mabuhay compared sa summertime. So, I love this one because namatay ang oh, ganito kasi ang effect nila sa kanilang area doon sa Baguio kasi maaraw pero the weather is so cold. Ma. Ano to guys? Mabuhay din. Cold stress sila basta nasa Baguio. Ma. Ito ma, hindi na to mag-ganito or mag-red dito sa atin guys kasi nga ma, dito sa lowland, mainit. So green lang to ang effect nito dito. So that's it for now. And thank you so much guys for watching. Then yan lang guys. Thank you so much. I hope to see you in my next one. Bye! Bye guys! Please like and subscribe! Please don't forget to like and subscribe to our channel. Sino TV! Yay! Right, bye-bye. Bye-bye.